Tuloy ang laban at walang atas. Yan ang sigaw ng apoy ng kabutuhan. Matuminal sa inyo'y kamatayan. Yan ang hatol ng apoy ng kabutuhan. Tumilipon sa inyong kapatiran. Lakas at galit ng apoy ng kabutuhan. Isalas na sa natahan. Kami ang lumpon ng apoy ng kabutuhan. Again, fire. Cheers. Pandemic sucks. Fuck the pandemic. New music, pinapakinggan na pandemic. Mostly pinapakinggan ko ano, new wave na rock and roll. Just to back to basic. Yes, back to basic ako. Kaya ba na? Kaya ba na? Satan. Hindi, joke lang. Hindi ako si ano. That guy. Satan. Iron Maiden pa rin. Nanay ba? Hobbies. Yung... Tawag doon? Mga online games na. Nag-games ka? Oo. Oh. Ang dama na, nag-games ka pa. Siyempre, young at heart. Yo, pare, ano kaya pang yun mo? Wala. Yung mga, kung ano lang yung mga dati kong CD. Yun lang. Maroon ako naging hobby. Trabaho lang akong trabaho. Yun lang din. Boring. Ako na... Ewan ko, hindi ko alam mo yung pinapahinggan. Marami kang pinapahinggan eh. May luma, may bago. Hindi ko naman mami-mention lahat eh. Pero mas karamihan, luma. Tsaka yung music namin. Napahinggan ako kung saan kami nagkamali. Tapos, hobbies na, hobbies. Ganun talaga akong hobby. Recording. Pero, ano lang, nag-aral lang ako ng ano, ng mga bagong skill. Yun, yun lang. Power of Victory. We started sa 1999 with a different lineup. Actually, we're five-piece band. Hindi pa talaga Pagan Fire ang name namin nun. It's Age of Distrust. Then, some changes came up. So, yung dumating yung bassist namin si Dennis. So, siya yung nagpangalan na Pagan Fire. So, yung Dennis yan? Si Dennis Manginsay. Manginsay. 2001 yan, 2001. That's 2001. So... Shout out to Dennis. Oo. Doon na yun, ano, started the Pagan Fire. As, ano. So, sino na yun lang mag-ano, continue? 2002. Si Alvaro yan, 2002. Si Alvaro, yes. Huwag natin pahabain. Eh, parehas kami gumagawa ng fanzine. Parehas kami metal eh. Oo, oh, eh, iba. Hindi kami magkakilala. Eh, iba, hindi metal. Kaya yeah, di namin sila kilala. Hmm. Oh, tapos ito si MA, 2018. Ay, hindi, 2008 pala. 2008? Bata ka pa nun, yun. Ay, buhok mo nun. Underage. Justin Bieber pa yung buhok mo nun. Doon namin sila nakakasama. Tapos magkakasama na kami simula nun. Simula lang, 2008. Actually, this is the, ano, we call it the, ano, yung mga... solid na lineup. Solid lineup the four of us. Iba kasama namin sila Ruel. Si Ruel kasi naglaho na lang bigla yun eh naglaho na rin siya. Ano na lang. So sila Gerald, sila Chris, yan. Salamat sa kanila. Siyempre, hindi namin sila itatatwa. Cheers to them. Cheers to them. Cheers to them. Oh, Ruel. Oh, wait, alam ko na junk alam. Alam ko na junk alam. Regime Period Death Album.
Lumala, para 2012 yata, 2012 natin sinimulan record yun, di ba? O 11-10, gano'n. Tapos ni-record namin yun sa isang home studio dito sa Quezon City, sa Banawe. Sa Banawe. Sumata. Sumata recording. Uy, kapatid yung engineer doon. Kapatid yung engineer. Uy, brothers. Oh, Uy, brothers. Tapos, ilang session na ni-record? Lima? Anim? Anim na session namin ni record yun, lahat ng instrument tsaka vocals. Hmm. Tapos, pinagana lang namin yung mixing. Tapos after ma-mix nun, nagkaroon kami ng campaign ng promotion nun, yung tawag dito, advance promotion ng album. Pinadala namin yung mga tropa para ikalat yung, alam mo na, inirecord namin na album. Tapos eventually, nakarating din dun sa mga label na nag-release. So, na-release siya sa US. Sa US, sa Poland. Sa Poland. Yan, sa Brazil. UK, sa Brazil. Sa Germany. Global. Germany. Ito, sa Germany ito. Ito, German ito eh. German release. Tapos, ayun. Tapos yung, sa mga, yung ano no, yung album cover tsaka layout, kay Norman yun, si Norman Trinidad. May, hindi na natin siya kasama ngayon. Rest in peace. Ito ang iniwan ni Norman na alaala sa Pagan Pyro. Ang legacy niya. Naalala ko kasi sabi ko kay Norman, man, mag-release kami ng album. Baka pwede mong gawan ng cover sabi cover, mo sa kanya. Okay. Tapos, ginawa niya ako ng sketch. Mm-hmm. Tapos, pagkakaalala ko yung advance copy ng Ligin Pier of Death, sketch din yung cover sketch din ng cover na yun eh. Yung kumalat na yun. So, yun yung history na. So, parang addition yung sa mga format, all types of format, from tape, CD, and vinyl. Eventually, na YouTube din eh. Yes. Eventually, na-digitize. Yes. Pero lahat naman ng possible na format, nag-exist siya. Nag-exist, yes. Ito yung isa, vinyl. Tapos ito nga, pare Norman. Thank you. Sa sumaampalan, nauna ka. At salamat. Tsaka available pa pala yan. May mga CD pa kami yan. At lakas. Konti na. Tape. Unfortunately. Tape wala na. Ayaw maubos. Ayaw ma-sold out. Ayaw ma-sold out. Yung tape, huwag yun na umasa. Opa, sample ng gawa ni Norman pa to. Oh, Sabat Pagan Fire. Sabat Pagan Fire. Shoutout to Sabat. Norman, kumundalawin. The Leather Brief. So ito yung second album namin, Death Blades and Bloodsoak Pots. Hindi ko maintindihan bakit marami nagsasabi EP daw yun eh. Siguro kung mini LP yun, baka natanggap ko pa. Pero ganun talaga eh. Yun nga pala second album namin. Supposedly dapat meron pang dalawang tracks yun Eight songs. Eh. Pero inabutan siya ng pandemic. Kaya bago mag-lockdown, nakapag-record kami ng anim. So yung record naming anim, na-decide namin na akala namin yung lockdown eh. Two weeks, three months. Dalawang taon pa lang. Dalawang taon na lang. Pandemic pa rin eh. So alam ka lang ikahon lang namin yun. So dineside namin na i-release na natin yun. So yun, ginawa, inayos na namin, minix, tapos minaster para ma-release siya. When and where? Record siya sa sa Manila. Brickwood. Sa Blooming Tree. Sa Blooming Tree. Yeah. Meron ding home studio doon sa Blooming Tree sa Manila. Tapos, nakailang session tayo doon? Apat? Apat yata? Maano nun? 4 to 5. More or less. Four sessions. Dahil ang target namin nun, kada session, dalawang kanta eh. Dalawa, 2 to 3 tracks eh. So, ang ginawa namin, bawat session, inabot lang kami ng 2 tracks. Kaya, yun, naging 6 lang na tracks ang na-record namin completely. So, probably, naiwan namin dalawa sa next album na namin re-release yun. So, abangan nyo yun, ha? So, types of release ulit, nauna na yung digital. Lumabas tapes. Hindi, tsaka first time sa digital. Digital, na, yun yung nauna. Yes, digital. Sa pamimilit na rin ni bro. Kasi, wala kasi kaming choice, eh. Kaya mo,
2021 napakausap. Wala namang ano eh. Wala namang avenue para i-release namin sa kahit anong physical format dahil unang-una lahat ng label wala namang nakakapag-commit. Pangalawa, kahit lahat ng manufacturing ng physical copy eh sarado. No hold. So anong gagawin namin doon? So eventually ilagay namin sa digital sa first. Digital para marinig ng lahat na buhay pa kami. Pero ngayon, hindi pa kami tapos. Pero tapos ang formats niya tulad ng first album, lahat. Lahat pa din. From tapes, all possible. Tape, may CD, vinyl. Soon. Medyo na, lahat. Medyo na antala lang, pero next year, by 2023. Just watch out. Lalabas yun. Sigurado yun, maikita nyo na ulit. Bilin nyo. O kaya, palo nyo ng beer. And again, ang gumawa ng layout, the drawing, the late and great yung Norman. Cover, yung cover art ulit, si Norman ulit. This one. Actually, ayan, so, ayan, this one. Ayan, yung cover artwork. This one is the cover art. Kero ang story talaga niyan, hindi talaga yung supposedly na second album. Yes. Artwork. Artwork. Unreleased and hidden. May sinend na sa akin si Norman na artwork. Another sketch. Pero, hindi na natapos eh. Incomplete. Nakamatayan niya na. Sa akin, half of it lang. Wala na eh. Hindi na namin ma-continue yung ano. Hindi niya na natapos eh. Hindi na fulfill ang vision niya. So, parang sinendan ko siya ng 3 songs yata, ng rap mix ng 3 songs. Sabi ko sa kanya, Norman, ito yung next album. Ito yung, ganito yung concept ng album. Kung ano bahala. So, eventually, nag-send siya sa akin nung ano, nung rap na artwork. And then, yun na. Yun lang. Wala siyang wala na eh. Kaya kung usipang humaba buhay nyo, huwag kayo mag-drawing para sa pagam pa yun. Kasi baka ano. Pero again, yung legacy nyo will forever live on. Hindi naman. Talagang ganun lang. Kaganun lang. Cheers, pal. Cheers. Cheers, Norman. Cheers, Norman. Thank you, Norman. Salamat. Only God's existence, part of eternity. Not until it realizes your soul is not in death. Unang-una, kaya kami masipag gumawa ng mga split saka mga compilation kasi para sa amin, yun ang dapat na ginagawa ng tunay na underground na banda. Ano pa nga ba ang gusto mong mangyari pag nakipag-split ka? Oh, kakalat yung pangalan mo, kakalat yung pangalan nila. Promotion pa rin yun. Promotion pa din yun eh. Tsaka, yung audience mo, hindi rin naman yun ang audience nila eh. Parang bigayan lang yan. Yan lang naman ang number one na... Ako kasi yung nakikipag-deal dyan eh. Pero yun ang number one na... Underground cooperation. Oo, oh, pare yan. Underground cooperation. Wala. Actually nga, dapat hindi na ipaliwanag yun eh. Kasi pag alam mo ang underground, alam mo na yan. Pag hindi, hindi ka underground, eh sorry. Ito ka, tagay ka na lang. Tukot. Kasi ganun yung ano eh, kinilakihan natin eh. Diba? Oo, oh, 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 kasi ganun naman dapat. Dapat to bang i-memorize yun? Ganun naman dapat eh. Cooperation at competition. Cooperation at competition. Tukot, Kuya Mel. Mel Maniac ng Chamber 69. Para hindi daw nape-play. Na oo oh, nga. Rest in peace. Hindi daw nape-play ang t-shirt. Ayos. Pare, ano advantage and disadvantages noon. Wala ako nakikita ng disadvantage. Wala naman ako nakikita ng disadvantage. Puro sa advantage. Advantage. Moro na sa advantage. Tulungan niya, tulungan. Bigayan niya. Kaya, ano, eh, kaya ka nga nag-record eh. Para i-present mo sa tao eh. Oh, eto. Oh, Sabat Big Empire. Sabat? Ano ba yan? Ibig ko sabihin pare. Kaya ka nga nag-record. Para i-present mo sa tao. Hindi mo para ikahon, di ba? Para hindi mo itago. Para hindi mo itago. Di ba? Oh, Sabat Big Empire. Oh. Parang mas marami kang mas marami makakarinig, mas maganda, di ba? Pigang Fire and Slaughter. Ngayon, split. Kung ayaw mo naman marinig yung banda mo, bakit ka pa magre-record, di ba? Bakit ka pa ng banda? Eh, split, di ba? Tulungan lang, tulungan lang. Tulungan lang. Tulungan lang, tulungan lang. Vicious, senseless, unfair, fight! Writing process namin. Siguro, ewan ko kung ganito rin yung ibang banda, pero kami kasi, so gagawa kami ng riffs, represent namin sa banda. Kunyari, gumawa ako ng riffs, represent ko sa banda, so, ganito yung areglo. So si JJ, gagawa siya ng drums niya, si Noni, gagawa siya ng kung anong ginagawa niya, kasi may. So pagka na, pagtagni-tagni na namin yung mga riffs na yun,
at meron na siyang arrangement. Saka naman ako gagawa ng lyrics. Tapos, continuous lang namin nire-record yun. Hindi nyo lang naririnig yun dahil sa recording yun, parang reference lang sa amin. Hanggang eventually, naging, na ma-form siya na complete song na. Coherent. Ganun lang. Ewan ko, ganun din yung ibang banda. Pero sa amin kasi, nag-ano kami as a band talaga eh. Parang, kahit na gumawa ka ng 100 riffs, kung ang gusto lang naman nung concession ng buong banda eh, tatlo. Tatlong riffs lang sa 100 riffs mo. Ka. Sorry na lang yun yung 97 riffs na matatrash, di ba? Oh, reject. Di ba? Eh, kapag hindi niya na-serve yung purpose, so tinatrash namin yun. Ganun lang. Kumbaga parang kung ano lang importante, kung ano lang yung nararapat sa kanta, yun lang ginagawa namin. Nalalaman namin na tapos na ang kanta. Pag ano, hindi pa rin. Kapag hindi na kami nagtatalo-talo. Ayan, pwede. Nalalaman na. Kasi pagka, kunyari, parang nirehearse natin, tapos yung arrangement doon, hindi na tayo. Isang pasada na, di ba? Isang pasada na nag, oy, okay yan. So, it means na, yun na yun. Okay na yun. That's the final. Pagtulog pegang fire na. Pag-agree na kami na... Pag may katulog pa na ibang banda. Reject. Tulog Anthrax yun. Hindi. Ganun. Dinajunk pag hindi pa namin nararamdaman yung tunay na ano nung panta. Atin yun. Junk yan. Pero pag hanggat hindi pa yun nararating, nire-revise. More on trial and error, tsaka more on feel. More on feel kami. Pag basta kailangan tinatawas muna namin yung instrumental part. Tapos saka namin lalagay, saka ko ilalagay yung mga lyrics sa kayong mismo song. Eh mukha namang hindi sila nagdi-disagree pag gumagawa ko ng lyrics at saka ng banter. So okay na yun. Pagkatapos nun, saka namin i-record siya as a as complete demo na. Study. Para ini-study namin kung ano ba to, magiging malapit ba to o wala lang, diba? Siguro na Pagan Farsan, we make it assure na talagang itunog namin is on more on syempre trash, and nandun yung capturing of the 80s trash metal. Hindi yung ano, hindi yung we're not lame. Hindi pang lame na ano eh, na parang pang pambading ba? Diba? Ganun kami eh. Kasi wala akong pinapatamaan ah. Pero we mind our own business na talagang kung ano yung gusto namin at tunog. Kaya nga nagtatalo-talo kami. Hindi naman kami nagtatalo-talo. Yung gusto namin na sound na iparating, dahil talagang yung pagka-capture namin, nasasabi namin, that's Pagan Fire. So that's kami mag-a-agree. Doon kami talaga na naiiba. Talagang meron kaming, kumbaga forte, na talagang sinusunod, na talagang dapat yun. Yun ng Pagan Fire sound. Pagka narinig mo palang, kahit nakataligod, uy, Pagan Fire approach. That's it, ganun kami. Tsaka siguro, differentiate namin sa ibang bands, ano eh. Marami na ako napakinggang bands, local tsaka foreign eh. Ang dito, parang yung iba kasi, medyo formulaic lang yung ano eh, yung... Paulit-ulit. Run off the mill. Parang, alam mo na, kung ano yung... Typical. Kung ano yung typical or madaling gawin, kung ano yung uso, kung ano yung common. Wala naman problema yun, dahil yun naman yung talaga yung approach nila, hindi ko naman sila masisisi. Pero sa amin kasi hindi naman yun. Ayaw namin yung typical approach. Hindi naman namin yung approach. Oh, mumurahin ka namin. Taka na mo, MA! Kanta mo! So kung hindi kami satisfied sa isang ano, sa isang riff o sa isang stanza sa ano. Isang arrangement. Sa isang arrangement. Hindi talaga ano yan. Hindi niya makikita ang light of the day. Hindi, tsaka ano, sa lahat ng ayoko yung happy trash eh. Kasi, dahil mo mag-short po tayo. Masayang trash pare. Yung ano masayang trash pare. Kaya natin ano mag-polo. Mag-polo. Next gig. Party trash yun ba yun? Hindi. No, pare, yun ano. Nag-trash ka pa. Trash yun, wasakan. Sinunod mag... Happy trash. Chinelas kayo ah.
Chinelas trash. Gawa ng bagong genre, resort trash. Chinelas metal ba? Chinelas cornel, pare. Gusto ko lang banggit eh, na for next year, maaring lumabas na yung CD, tape, tsaka vinyl ng second album. As usual, konti lang naman bumibili eh. Pero... Pakyo! Pakyo! Bumili! Bumili. Bumili kayo! Para maraming pang-pakyo sa inyo! Sa mga gig naman, target namin by January. Another one. May gig ko na kasi habang bukas pa yung venue bago siya magsara. Mm. Tapos yung social media naman, pagyanpan.ph. Session lang yun. Mm. Yun lang, alabas naman yun eh. Wala na akong ibang mai-promote pa, kung di yun lang. Tsaka... Siyempre, expect new shit na next year, di ba? Oo, oo, oo. Meron kaming gagawin na ano. Meron kaming nilulutong kung ano man eh. Pero hindi kami magbibigay ng pulutan tapos sasabihin namin, baka pwede pa to. Hindi namin gagawin yun. Sino kaya yun? Pero ito, abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang, tapos inumlan tayo. Pag may gig. Pag may gig, magkita-kita tayo. Magkita tayo. Oh. Kung ayaw nyo naman, wala nang problema eh. Tulog lang kayo mabuti ah. Siguro, nagpapasalamat kami sa Pagan Fire Band. Sa lahat ng mga supporters, sa lahat ng mga naniniwala sa amin, and sa mga metal na... Thank you. Salamat ng marami sa inyong lahat. Keep supporting ano underground locals na na alam yung pero okay magpakaloko basta-basta. Niloloko kayo, wag yung supportahan yun. Maraming salamat sa inyo. Cheers. And just expect us 2023 when another, you least expect it. Yes. Lahat ng mga more beer. Yes. Aming gagawin on 2020. Oh, maraming salamat nga pala kay James Detron. Yes. Para dito sa mga Detroners. Shout out. Abangan nyo online selling ni James. Yes. Pati yung aso niya, ibibenta niya sa live. Buti nila, pwede mag-Tagalog. And to all the ANK supporters, ANK bands, kayo ang metal. Maraming salamat sa inyo. Salamat. Maraming salamat sa inyo. You're in this. Satan's Pod, the Aquaman. Salamat, James. Dead Bat Dreaming. Maraming salamat sa'yo.